Yan. Welcome sa isa na namang paggagawa ng bike. Ngayon, papalit tayo ng disc brake pad. Yan. Kung mapapansin nyo, upod na. Delikado yan. Kapag naubos na yung ano nyo, yung preno nyo, tapos bakal na ang tumatama dito sa rotor. Sa brake lining. Yan o. Brake, yan. Yan ang brake lining. Delikado. Kapag yan ay nagkaroon na ng mga uka, nako, madali na masisira. Kahit nga bigyan nyo ng bago, nako, madali masisira ang inyong brake pad. Kaya yan ang ingatan nyo kapag kayo naka-disc brake. Simple lang ang paggawa nito. Kailangan nyo nang tanggal nito. Ito. Isang tornilyo lang dito. Pag natanggal nyo yan, mahugot na yan. Natanggal nyo natin. Eh kung padadalhin nyo pa sa mga talyer yan, ako, napakamahal. Sasigilin ngayon ng mga 70 euro. Pagkatapos nyan, eh, pababalik-balikin pa kayo. Pero meron naman tayong mga tools dito. Allen wrench, yung katapat nyan. Yan. Yan ah, atin nyo naman. One hand. Tatanggalin nyo lang yan. Puro pakaliwa lang ang ano. Ano niyan, ang ikot. Yun oh. Puro pakaliwa lang. Wala namang nut yan sa likod. So, kapag nahugot nyo na to, ay nahugot nyo na, no? Nakita nyo naman, nahugot na. Yan, nahugot na. Nahugot na natin yung isang bolt na siguro mga 4mm ito kung sa size ng millimeter, oh, 4mm. Ayan, mahuhugot na yan. Ang sabay. Ayan, meron yung clip. Ayan. Ayan. Shout out na pala sa nagbigay nitong pamalit ko. Wala na, upod na, upod na. Wala na talaga. Oh. Bakal na. Kunti na lang. May lupa-lupa na. Oh. Bakal na. Wala na talaga, wala na, tapon na to. Shoutout nga pala sa aking best friend na si Kuya Eddie. Eh binigyan ako ng bike, ng hindi pala, ng disc pad na pamalit. Sana nga sumakto. Kasi walang mabilan niya yun eh, kasi Pasko. So bubuksan nyo natin. Ito yung kailangan ha, huwag nyo mawala yan. 70 euro yan, pagka nawala, nakayari tayo. Buksan natin ito. Yun. Medyo makapal-kapal pa naman. Okay pa oh, medyo pwede pa. Medyo ilang preno pa magagawa nito. Kasi kailangan natin kabit na to kasi maupod na to yo. Wala na, lupa na. Lupa na oh. Wala na. Okay pa. Ngayon, kung di nyo alam, meron pang winter nito tsaka pang summer. Dalawa kasi yung uri ng disc pad. Medyo i-sis-sis nyo lang ganyan. Para mawala yung dumi. Simple lang ah. Napakadali lang ito. Kakabit na natin yan ha. Nakita nyo naman ha. Hihipan nyo lang yan. Hihipan nyo lang. Ganyan lang. Yun. Simple lang yan. Yan. Oh. Yun. Okay na. Gawa na ulit. Oh. Gawa na. Ganyan lang kasimple yan.
Simple lang. Pagkatapos, tusok na lang uli natin tong ano, itong tornilyo na siguro 4mm nga ito. Papasok yan. Hop. Hindi pantay ah. Teka, sisipatin muna natin. I-hop ko muna. Kasi hindi ko masipat eh. Ay, hindi. Huwag na pala. Simple na yan. Ganyan. Ingitin muna kayo konti. Tapos titrayan nyo ng no look. No look pa. Yan. Yan. Pipitin nyo lang ng no look yan. Nice na. Makabit na oh. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Siyempre, kailangan nyo higpitan. Yan, yan. Whoop. Nice na. Ayos. Tapos, tatanggalin nyo itong pin. Yun. Tapos, yan. Nakita nyo naman, one hand. Kasi ikutin nyo konti. Okay. Tapos ka, tutusok nyo lang na ganyan. Yan, pipihit nyo. Pipihit nyo lang. Napakasimple. Yan. Yan o. Pihit-pihit lang. Nakahirap-hirap, di ba? Pero pag dinala sa talyer yan, yari kayo, mga 70 yan, o 100 ang pakasisingil sa inyo ng mga yan. At pabalik-balikin pa kayo. Ayos na. I-frame natin yan, ha? Oh. Ha? Ayos. I-frame natin. Oop. Ayos. I-frame natin ulit. Oop. Ayos. Ganun na simple. Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Napakasimple lang magpalit ng disc pad. Ngayon, tingnan nyo mabuti to. Wala naman tama. So, okay lang. Kita nyo naman, no? Halos magdikit na yung bakal sa disc pad. Ngayon, kapag kayo nagpabaya, in-adjust nyo na in-adjust, hindi nyo pinalitan, malaking problema. Bibili na naman kayo ng bagong ganito, mahal nito. Ayan, ganyan na lang tayo. Napakasimple lang ang mga paggawa ng bike. Kung kailangan lang na i-message nyo ako para hindi kayo masiraan ng mga ganito, ng mga disc brake, eh sabihin nyo lang sa akin para safe. Walang kasira-sira. Okay? Bye-bye.